Hello guys, pag-usapan natin ang poste para sa bungalow o yung bahay na may isang palapag. Magpapagawa ka ng bahay, isang palapag o tinatawag natin bungalow. Magpapaguhit ka kay architect, ikukuha mo ng permit. Mapapansin nyo sa permit, hindi na hinahanap yung structural analysis. So ano ba yung available sizes na pwede naman natin gamitin para sa bungalow house na gagawin natin? So kung meron tayong sample floor area, say 6 meters by 8 meters. Tapos talaga ako ng poste sa mga corners. Usually yung iba, ginagawa ng design, especially yung mga architects. Yung lahat ng corner, nilalaki nila yung poste para magmukhang bulky or yung design ng poste ay makita dun sa kanilang perspective. Pero yung iba, ayaw namang nakakakita ng poste. So ano ba yung sample sizes natin? Consider muna natin itong corner natin na to. So sa corner, pwede naman natin dahil kung bulky, pwede natin gawing 10 by 10 inches. So after tayo sa gross area ng poste, kung ito ay may 10 by 10 na sukat, yung gross area nito is 10 times 10, 100 inches square. Pwede rin naman natin gawin na rectangular, say 8 by 12. Yung area nito, 8 times 12, 96 inches square. Pwede rin natin gawing 6 by 16. Dahil nga yung ibang mga designer, yung architects, minsan ayaw nila na masyadong malaking nakauslit sa wall yung poste. Kung ayaw lang makita, ang mangyayari doon, based doon sa perspective, sa design, kung ayaw lang makita yung poste sa labas, doon yung usli sa loob. Kung ayaw lang yung may-ari naman, minsan ayaw na merong nakikita o napipid na poste doon sa loob, na doon sa labas nilalagay yung pinaka-nakausli niya. Kaya it's either yung design ng cost, it's either yung design ng architects or yung may-ari, kung ano yung gusto niya, minsan nasusunod din. So, pero kadalasan yung matusunod yung architect kasi siya yung nagbibigay ng magandang design, yung magiging itsura ng bahay. So, kung 6 by 16 ang gagamitin natin, yung gross area niya is 96 square inch. Now, meron na tayong poste sa apat natin na to. Ang tinalang natin na lang kung anong size yung gagamitin natin. Let's say yung gusto nating size na ilagay dyan ay bulky siya or ito, pahaba siya. So 8 by 12. So kung 8 by 12 yung gagamitin natin, try natin lagyan ng, so gawin natin itong 8 by 12, 8 by 12 inches, so 8 by 12. So, i-check natin yung ratio ng steel against concrete. Kung ito ay pumasok sa 1% hanggang 8%, so pwede natin gamitin yung reinforcement natin o yung main bar natin. So, gamitan natin to ng 6 na 12 mm.
diameter. So, after tayo dito sa lahat ng corner natin dito, kung ito ba yung gagamitin natin. So, para makuha natin yung area, dahil nga yung area ng deformed bar o yung rebar ay in-order natin in terms of metric. Yung diameter niya is, let's say, 12 millimeter, 16 millimeter. So, kailangan i-convert natin yung inches dun sa millimeter para magkapare-pareho yung units niya pagka kinuha natin yung ratio. Kasi makakancel yung mga units eh pagka ratio. So, kaya convert muna natin to. Yung 12 inches is 0.3 meter. Eh, dahil nga mm yung kailangan natin or millimeter, this is 300 mm. Ito namang 8, 0.200 meter, equivalent nito is 200 millimeter. So, kaya yung gross area nito, yung area gross ng concrete is equals to 200 mm by 300 mm is 60,000 mm squared. So, yung area ng steel natin, dahil 6 yung kailangan natin, kunin natin yung 6 na piraso, times pi r squared. Ito yung formula ng circle. Kasi circle yung ating deform bar. So, sa-substitute natin, 6 pieces times pi. Yung r, since yung diameter ng orderin natin is 12 millimeter yung ano, diameter, di-divide natin yung 2 kasi radius yung kailangan natin dito. So, 12 divided by 2 is 6. 6 squared. So, yung area ng steel para sa 6 na 12 mm. 678 mm squared. So, yung ratio ng steel at saka ng concrete is equals to area ng steel over area ng gross section ng concrete times 100, substitute. So, AST 678.24 over 60,000 times 100. So, pasok kaya itong ratio natin from 1% to 8%. So, 1.13. So, okay. So, pwede yung gamitin natin yung 6 na piraso na 12 mm diameter para dito sa main bar ng ating poste 6x12. So, 6. So, tiga 6 yan. Okay. Okay. So, masyado namang malayo yung distance kung puro corner. Kung ang sukat ng ating floor area is 6x8. So, lagyan natin ng poste sa gitna. Usually, meron yun sa gitna ng ano, poste. Bawa, meron ditong division. So, dito niya nagay sa division natin. So, anong size yung bagay dito? Diba, dahil nga kompleto na naman tayo sa lahat ng corners, pwede na tayo mag-reduce ng konti dito sa natitira. Sa natitira, pwede natin gamitin ay 6x12 inches. So, yung 96 square meter na square inches natin na to, kung mapapansin nyo,
yung 6x16, pareho lang na 96 square inches. Kaya pwede nyo gamitin kahit na alin dito sa dalawa na to, kasi pareho lang naman yung gross area ng 6x16 saka 8x12 para doon sa mga corners natin na to. Pwede natin gawing apat lang. So, pwede ba? Pasok ba kung apat yung gagamitin natin para sa 6x12? Yung area ng 6x12 inches, yung 6 in terms of millimeter is 150 mm. So, yung 12 is 300 mm. So, yung area nito, 150 times 300, 45,000 millimeter squared. So, kunin nga natin yung area ng steel. Kung apat na piraso ng 12 mm diameter, ay 4 multiply by pi r squared. 4 pi 6 squared. $452.60. So, yung ratio is equals to $452 divided by yung area ng concrete, 45,000 times 100, 1.0048%. So, okay. Pwede natin gamitin dito six inches by 12 inches, apat yung reinforcement for diameter. So, bari yung distance niya dito para dito. So, hindi naman siya eksaktong 4 meters, ano? So, yung, kasi yung unsupported length natin dito, ma-minus pa yung poste. So, yung clear distance is less than 4 meters. So, ganito, ito yung pwede natin gamitin para sa poste ng bungalow natin. 6 na piraso ng 12 mm. So, ito siya. Sa lahat ng corners. Tapos, ito yung size 8x12. Dito lang, pwede rin 8x12, pwede rin 6x16, since pareho mo naman lang area. So, hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay may natutunan kayo kahit konti. Maraming salamat sa inyo at huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe at pakilit na rin po ang notification bell.